Aking anak, siya po ay 5 taon. Masaya ako kapag kasama ko yung aking anak dahil ganito naman ang ina kapag laging kasama ang anak, masaya kahit mahirap. At the age of 15 years old, nag-graduate po ako ng elementary noon. Ang sumalubong na sa akin pag-graduate ay yung namatay ang aking ina. Dahil doon, nawala na ako ng pag-asa. Nahinto ako sa aking pag-aaral dahil wala na kaming makukunan dahil mahirap kami noon. At saka marami kaming magkakatapid. Nag-aasawa ng maaga dahil hindi ko alam kung ano ang natutunguhan, mabuti ba o hindi. Sinubukan ko rin mag-aral kaya lang nahinto na rin dahil ako ay nabuntis. Akala ko hanggang doon na lang sana ako. Pero mali pala ang hinala ko. So, lumipas ang mga taon, ang sinabi kong sarili, ano kaya kung mag-aral ulit ako? At hanggang ngayon po, napapatuloy po ako sa pag-aaral. Kahit mahirap, ang mapapayo ko po sa mga babaihan, sana po hindi kayo maagang mag-aasawa dahil mahirap. Kung bata ka pang mabubuntis, mahirapan ka talaga. Sana po, magpatuloy po kayo sa inyong pag-aaral. Sa mga kabataang lalaki po, hindi kayo maagang mag-asawa dahil mahirap ang responsibilidad bilang ama. Sa mga teenagers ngayon, kung buntis man kayo, kahit kinakadyawan ka o pinagtawanan, babangon ka ulit. Pangarap ko sa aking anak na sana po ay makapagtapos po siya ng paaral. Masure ko po na hindi siya maagang mag-asawa o mabuntis dahil lagi po siyang ginagabayan.